guys, Princess here and welcome back into my YouTube channel. So, as you can see in the title, mag-haul tayo ngayon. Ayoko nang ipagbabukas pa tong haul na to kasi for sure makakalimutan ko na yung mga presyo ng mga pinamili ko. And sa mga nagtatanong nga pala kung paano magpunta ng Divisoria, ako kasi galing ako sa Taytay. So, from Taytay, bagong palengke, sumakay lang ako ng jeep papuntang Cubao. And then, baba kayo sa may Santolan LRT Station. And then, from Santolan LRT Station, punta kayo ng Recto Station, which is yun yung pinakalas na station ng LRT2. And then, from Recto Station, sa baba nun, may mga jeep na papuntang Divisoria doon. And ngayon, ewan ko kasi ngayon lang ulit ako nakapunta ng Divisoria. May mga parang e-bikes na sila doon na yun na yung parang mode of transportation nila. Mas marami na yata ang e-bikes kesa sa jeep. Hindi ako sure. At ang pamasahe doon is 20 pesos. More expensive than jeep kasi sa jeep parang 8 pesos lang dati or 9 pesos na ngayon ang minimum wage nila. Medyo mahal lang siya pero kung marami ka namang dala, okay lang kasi itatawid ka na ng e-bike doon sa mismong 999 mall. Ayun. So, yung mga pinamili ko is eto. Medyo madami-dami to guys, ang bigat. So, well kaya ako nag-Divisoria talaga is bala ko kasi bumili ako ng mga balloons na gagamitin namin sa birthday party ng aking lola. Yun yung pinunta ko talaga doon sa Divisoria. Pero, since andun na ako sa Divisoria, inisip ko na yung mga pwede kong bilhin na available doon. So, ubos biyaya na naman tayo, Bessie. Okay. Bumili ako ng mga ganitong balloons, yung mga letter balloons. This cost 20 pesos. Tapos may mga set sila na happy birthday letter balloons, pero 250 pesos and above siya. Depende sa sizes. Hindi ko na yun binili kasi gusto ko banner na lang yung happy birthday na ilalagay namin doon. And then, ang pangalawang nabili ko is this one. Yan, 3 for 100 itong mga balloons ko. Ang cute ng mga balloons kasi printed na siya. May lips, tapos merong... At dalawang lips pala yung nabuha ko. Tapos parang may mga roses, roses siya ganyan. Ito, 10 pieces balloons to sa isang pack. So, 3 for 100, you will get 30 pieces of printed balloons. And then, I also got this one. Yung mga long balloons ba tawag dito? Ayan. Ito, parang 100 pesos din ito. So, the next thing that I got is this one. Ayan, yung para siyang banner na ganyan. This is happy birthday and 60 pesos lang to guys. Para siyang ganito. Ayan. Happy birthday. Ayan, ganito siya. May pink siya and then gold yung kanyang letters. 60 pesos. And then, we also got this bag. Actually, sa sister ko to, binili niya to. Pero okay, nagbahayan. Ayun. She got this for 150 pesos lang. Ayan. So, color green siya na body bag. Kasi, gagamitin daw niya tong parang pang mauling lang. Ganyan. Color green lang siya. Then, wala siyang zipper. Ayan. Tapos, sling bag siya. Tapos, itatali mo siya dito. 150 pesos. Namamahalan pa nga kasi tingnan nyo naman yung quality, oh. Pinaghalo ko na lang, guys. I all got this sa 168 mall tsaka sa 999 mall. Nakakapagod mag-ikot kasi sobrang dami ng pwedeng bilhin doon. Parang hindi mo alam kung ano yung bibilhin mo. Parang ganun. So, bumili ako ng ganito kasi kailangan ko ng makeup pouch. 25 pesos lang siya, guys. Para siyang ano, Longchamp inspired. Ganyan. Ganito lang siya kalaki. Ayan. Kasi gusto ko siya, secured siya, and zipper. Ayan. Marami kang malalagay na makeup products dito for everyday. And then, the next thing that we got is this, ito. Itong mga headbands ito with anong tawag dito? Hindi ko alam. 3 for 100 to guys. Yan. 3 for 100. Yun yung sabi, bibigay ko sa sister ko kasi anhin ko naman yung tatlong ganito. Ay, bumili din pala ako ng earrings. This one. Actually, 3 for 100 to. Pero hindi ko alam kung nasan yung isa.
Ayan, pearls para sa office, and then, ayan, pang aura-aurahan. Ayan. 3 for 100 din to. And then, bumili din kami ng mga shawls. Actually, naka-sale to, parang 100 pesos na lang isa, or dito kasi sa Taytay, ano, ganito rin yung presyo. Ayan. Maganda to kasi pink and gray siya na pa-ombre. And then, ito, color pink. And then, yung sister ko, bumili pa siya ng isang bag. Hindi ko alam. Ayan. Tinatanong niya kasi ako kung anong magandang color. May black doon, may white, may pink, may blue. So, I decided na brown na lang yung bilhin niya kasi parang classy siya para sa akin yung ganitong brown. Ayan. So, my zipper. This cost 150 pesos also. Ayan. May ilik siya sa mga maliliit na bags. And then, bumili din yung sister ko ng ganito. Lalagay daw niya kasi sa charger niya. She got this for 20 pesos, tatlong peraso. Ewan ko, mahal ba yun? Comment kayo guys kung mahal ba to. 20 pesos every 3 pieces. Feeling ko mahal yun. And then, bumili din ako ng mga card holders. Ayan, 3 for 100 siya. Sayang naman kasi kung isa lang yung bibili ko kasi 35 pesos isa, and sasayangan ako kaya bumili na lang ako ng tatlo. Bigay ko to sa sister ko, bigay ko to sa mama ko, and then sa akin pa isa. Kasi nagkakalat na yung mga card ko sa bag, sa wallet, and nahirap humugot ng card kapag halo-halo sila. Oh, bumili na rin kami ng mga t-shirt. 50 pesos lang to sa Bangketa sa Divisoria. Pili lang kayo guys ng mga walang butas kasi usually yung mga binibenta nila doon, ano na, may mga butas, reject, gano'n. Bumili rin kami ng iba pang damit, which is this one. Yan. This is for my brother naman. Polo siyang ganyan na alam ko mga ano to eh, branded. Pero hindi ko na sasabihin yung brand. Ayan. I got this for 150 pesos at tinignan ko talaga, chinek ko kung may mga ano ba, may mga sira, wala naman, ayos naman siya. I also got my sister a maong dress. This one. Mahaba siya. Ito. Mahaba siya para hanggang tuhod niya. Ayan, pa-dress type siya and then long sleeves. This is 150 pesos also. And then, meron din ako para sa sarili ko, which is this. Matagal ko nang gustong magkaroon ng ganito. Pang-office ko kasi to. Ayan, so makikita nyo, polo shirt siya, pero ma-iksi dito sa harap. And then, mahaba sa likod. Ayan. So, lalabahan lang muna natin to guys, bago magsuot ng mga galing sa Bangketa. And this is also for 150 pesos. Kaya mura na siya kasi pag binili mo nga siya sa mall, mas mahal. Nagpunta rin ako ng Glad King sa Divisoria. Pero wala akong nagustuhan kasi ang hinahanap ko talaga is yung mga acrylic na makeup, acrylic na brush holder. So wala akong nakita sa Glad King. Bumili na lang ako nitong ano nila, makeup sponge na color maroon pero kakaiba siyang sponge. Actually, ang ganda ng quality ng sponge eh. Ngayon, medyo ano nga lang, may nakita lang akong butas dito. Ng konti. Pwede ko ba ito ibalik? Ayan. Para sakto siya dun sa underarm mo na ganyan kapag pagbibake ka. Ang ganda oh. O kaya for foundation. Ayan, malambot siya guys. So, sana lang hindi siya madaling masira kapag winash mo na siya. And then, sa Glad King also is, nakabili ako nitong cleaning mat for my brushes. And I got this for 150 pesos. And guys, yung sponge nga pala is 100 pesos lang. So, ito. Open nga natin. Ayan. Gusto ko kasi yung malaking mat na ganito. Para pwede mo i-round-round dyan yung iyong brushes. And then, pwede mo siyang i-dikit guys sa ano. Saan man. Or gusto mo naka-hang siyang ganyan. Tapos, doon mo na yung brush mo, ilinis ganyan. Or naka-ganyan. Tatong mo sa baba. And then, ganun-ganun. Para siguro hindi nag-i-slide yung mat. And feeling ko, pwede na to. Kasi, ang dami niya, oh.
Ang daming pagdadaanan ng brush dyan. Para malinis talaga yung brushes. And then guys, ito yung pinaka-favorite ko na nabili ko sa 168 Mall. Dahil naghanap talaga kami. Ito yung dahilan kung ba't kami nagtaga sa Divisoria. Ayan, naka-box pa siyang ganyan. And tada! Ayan. So, bumili ako ng brush holder. Ito. Hindi ko to nabili guys sa Glad King kasi wala nga sila. Wala nga silang ganito. Hindi ko alam kung bakit. Nagtanong ako doon, wala. So, nabili ko to sa may Pasilio A sa may 168 Mall sa may building 1 nila. Nagtanong-tanong kami doon. Yan. So, nakakita kami ng ganito. Ayan. Ah, ang ganda. So, I got this for 400 pesos na lang. Pero nung, yung naka-display doon is 450 pesos. And I got this for only 400 kasi tinawaran ko ng tinawaran si ate. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi niya binibigay ng 400 pesos. Ayan. So, ganyan siya. Meron siyang handle dito. Ayan. Tapos, ano lang siya. Ganyan. And then, meron ako sa wakas. Ayan. Ang bibiling ko sana yung malaki. Yung 650 pesos nila. Pero naisip ko, bili na lang ulit ako ng ganitong kalaking brush holders para naman dun sa aking essentials na brushes. Brush para sa mga eyes, para sa mga eyeshadows, bibili na lang ulit ako ng separate na acrylic brush holders. And then, ang pangalawang favorite ko, guys, na binili ko sa Divisoria is, shada! Ayan, yung mga beads. Beads para dito sa aking, and syempre, violet tayo, guys. Sige nga, try nga natin ilagay. Excited na ako. Ay, I got this for 130 pesos, pero original price niya is 150. Ayun, hindi ko rin tinigilan si ate. Nabigyan ako ng discount. Sinabi ko, ate, sabi na, bigyan mo naman ako ng discount kasi dami ko naman binili sa'yo. Lagay natin, excited ako. Oh my god, ang ganda. Yehey! Ayan, so meron ako, ang ganda. Buti na lang pala, isa lang yung binili kong pack ng beads. Kasi bala ko dalawa. Pwede na pala yung isa lang. Ayan. And bumili pa ako ng isang fan brush na malaki. Di ko lang alam kung saan ko na nailagay. Ayun. Ayun, nahanap ko na yung isang earrings. Ito yung isang earrings. Ayan. Mga pang-aurahan, beshi. Nag-upos tayo ng pera, bes. At happy naman ako sa mga napamili ko kasi matagal ko nang gusto magkaroon ng mga ganito. Mga ganito kalaking, ganyan. I don't know. Babalik siguro ako doon for brushes naman. Mag-iipon muna tayo, bes. And nga pala guys, bumili pala ako ng curtains doon sa Divisoria. So, ito yung nakuha ko. Itong gantong design. Yan. Natsyempohan ko lang na nag-sale sila doon, sila ate, sa stall nila. So, itong regular size ng cortina for your windows. Ganyan. I got this for 200 pesos. Original price niya is 300 pesos. So, bumili ako ng 2 piraso nito. Hindi na ako bumili ng panggitna nitong cortina kasi ang mahal, 280 pesos. Doon na lang ako sa Changi and sa Taytay bibili ng pampapartner ko dito. Ayan. So, brown lang yung color na pinili ko kasi parang pwede mo siyang i-partner kahit anong kulay ng ano mo, wall mo. Ayan. So, 2 pieces yung kinuha ko ng ganito. 200 pesos. And then, kumuha din ako ng isa pang cortina. Ganun din. Color gray naman siya na may brownish na design. Ganyan. And 130 pesos lang to. Mas maiksi lang siya konti dun sa nauna. Ayan. 2 piraso din yung binili ko na ganito. And then, bumili din ako ng kanyang panali. Ayan. Ano ba tawag dito? Curtain rod? Ah, hindi. Curtain rod din yun. Basta ganito. 50 pesos siya. Pares na siya. Ayan. Color white lang. Kasi feeling ko ito naman yung partner lang sa cortina. Kahit anong kulay. And, yun lang.
Medyo nakakapagod mag-divisorya ngayon kasi umuulan. Tapos parang parang sa sobrang dami nung mapapamili ko doon. Parang hindi ko alam kung anong uunahin kong bilhin, guys, kasi parang yung target ko is ganito lang, pero ang dami kong nakikita, so ang dami ko pinupuntahan. Nakakapagod. Yun. So kung nagbabalak ka na marami kang bilhin, feeling ko masasuggest ko sa iyo magdala ka ng sasakyan. Kasi hirap-hirap, guys, mag LRT ganyan, mag lakad-lakad. So dapat pagpupunta ka doon, may kasama ka kung marami kang bibilhin. Or kung hindi naman, kung wala ka namang kasama, bili ka na lang ng trolley, yun. Para less hassle sa'yo, hindi ka makapagbuhat ng mabigat. Ganun. So that's it for today, guys. I hope you enjoyed this video. And don't forget to give me a thumbs up if you like this video. And don't forget to share this video to all your friends. And salamat sa panonood, guys. Follow me on my social media accounts. I will put all the links in the description box below. Or just follow me at Twitter at Princess Honatas, in Instagram at Princess Honatas, and in Facebook, Princess Honatas Official. Thank you for watching, guys. I hope to see you in my next one. Bye!